for today's vlog, ito try natin yung nabili natin sa Lazada na magnetic eyelash. Ito yung mga nabili ko sa Lazada. Ito. Pero isa lang dito yung... Isa lang dito yung ito try natin for today. And of course, mag-unboxing na rin tayo. So, check ko muna kung asan dito yung magnetic eyelash para hindi mo magiging. So, where is the magnetic eyelash? Here. This one. Ganito itsura niya. From Lazada! So, bear with me guys kasi malapit tayo sa kalsada. So, maririnig yung mga sasakyan out there. Yan, like that. Papakita ko sa inyo kung anong itsura ng magnetic eyelash. Lalagay ko na lang sa taas kung itong nabili ko under 100 pesos lang siya. Sobrang mura niya. Ganito itsura niya, yan. Ganito yung packaging niya. Ang ganda ng packaging niya. Ayan. Later natin siya i-review kapag na-apply na natin siya sa eyelash natin. So, bubuksan na natin siya. Medyo matigas. Akala ko, yung nabili ko kasi, may ano na siya, may tweezer na parang plastic siya. Nakalagay kasi dun sa description box. Ganito yung sa likod. 011 yung nakalagay. As you can see. Mukha lang 110 dyan. Pero 011 yan. Tapos, ganito yung itsura niya. Lalagay ko na rin yung shop nila dyan sa taas. Saan ko nabili? From Lazada. Yan. Medyo bumaba lang yung isa sa taas. Kasi napunta siya sa magnetic eyelash yung isa. Sa iba. Check na natin kung maganda talaga siya. Lalagay na natin siya sa eyelash. Something. Para siyang makeup. Makeup light. Akala ko nga nung una ko rin bili dito, mas maliit dito. Kasi half lang yung una kong na-purchase. Ito, as in full, sakop niya lahat. So, ito try natin kung maganda. Expected ko talaga, may tweezer siya. Kaso wala. Tatanggalin ko lang yung nadikit. Yeah. Ayan, maayos na siya. Yung iba na sa mga nasa Lazada, may eyeliner siya na i-apply mo na dito. Hindi ko alam yung mga ingredients kasi hindi pa nilang nilalagay. So, ayan guys, kung makikita nyo, yung isang eyelash, bali dalawa, yung magnet niya nasa ibabaw. Yan. Nasa ibabaw yung magnet. And then, yung isang eyelash, nasa ilalim ng eyelash. I-apply na natin siya, kumuha tayo ng ganyan. Wala tayong ibang gagamitin. Kamay lang. Talagang sariling sikat. So, try natin kung maganda. Kukuha tayo ng may magnet ng nasa ibabaw sa kailanin. Ang hirap niyang kunin, guys. Kasi parang may ano siya. Parang sobrang dikit na dikit nung ano niya dito, oh. Kung makikita niyo. Yung parang strip niya dito, para madikit tong eyelash. Sobrang dikit. So, ayan, nakakuha na tayo ng dalawa. So, ibibend-bend lang natin siya. Para pag in-apply na natin siya. Kasi yung eyes natin, pag ganun, diba? So, para hindi na tayo mahirapan i-apply. Itong dalawa, ibibend-bend lang natin. Ito yung natutunan ko yung una kong nag-purchase sa kanila. Pero ibang shop yung nabilhan ko neto kasi wala silang yung buo, yung dalawang umat. So, para malaman nyo kung saan nyo ilalagay, kung right or left, dito kayo titingin kung konti ba to, yung itong banda dito. So, makikita nyo kung saan play na natin. Fast forward. So, ilalagay naman natin siya na ganyan. Para sa talagang false eyes. Sana magawa natin. Oh my God. I-curl muna natin yung eyelash natin para mas madali. Kasi may hirapan tayo yung apply.
Lumanipis na yung eyelash ko. Apply na natin siya. So, try na natin siyang i-apply. First attempt. Mas okay siguro kung magsasalamin na lang ako. So, ilalagay na natin yung second sa ilalim. Good, 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 good. Kailangan ko ata ng katulong dito. Buong-buo naman siya pang Bex. Dapat talaga naka-bend na bend siya. Wait for a while. Dapat mahaba yung pasensya niyo dito. Maganda naman siya pagkatapos na. Kaso kailangan niya lang ng patience. Akala ko kasi yung na-order ko may tweezer na wala pa pala. Fail. First attempt. Maganda naman siya. Makapal. Yung 11 nila makapal. Sana lang hindi agad matanggal yung magnet niya. Kasi useless na. Pwede rin naman siyang gamitan ng glue pag nawala yung magnet. So, ayan, na-apply na natin yung isa. Sobrang kapal niya, for me. Parang pang-pageant siya. Pinalabasan niya. So, i-apply na natin yung second dito sa left side. Dahan-dahan na. Kasi baka wala yung magnet. Magnetic eyelash niya. So, ayan. Lagyan na natin siya. Medyo nalalaglag. Ayusin lang natin siya mamaya. So, i-bend lang natin ulit. Tulad ng ginawa natin sa right side. Apply na natin yung left side. So, lalagay natin yung sa ibabaw. Yan. Para sa ilalim. So, ganyan. Mamaya yung review natin about dito. Oh my God. Nakabit na natin siya kaso may sobra siya. So, ayusin na lang ulit natin. Medyo malaki lang siya sa akin yung size. Kasi parang sumasobra siya sa eyelash. So, there you go. I'm done. So, here's the quick look about this eyelash. So, ang masasabi ko lang dito sa nabili ko from Lada, mas okay sana, suggestion lang, kung may magnetic eyelash din siya dito sa needle. Kasi ang hirap niyang ikabit, tulad neto, tulad niyan. May ano siya, may gap pa rin siya, kitang-kita mo na false eyelashes lang siya. Kasi hindi siya yung dikit na dikit, as you can see, isasuggest ko sa shop nila. Para mas okay siya tingnan, para hindi masyado halata kahit na halatang halata naman ng false eye. Diba? Parang ano lang siya, nagpa-eye lift ka na. So ayan, that's all for today. So kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe kayo. Guys, for watching. Bye!